Magandang araw po mga kababayan. Ang lulutuin po natin ngayon ay sotang hunsuk. Umpisa na po natin. Sa ating pong kaldero ay mayroon pong 3 to 4 tablespoon po ng mantika. Magpirito po muna tayo ng tokwa. Nalad na po natin ang bawang. Igisa po natin ang bawang sa mag-golden brown po. Sunod na po natin ang sibuyas. Gagamitin ko po ay ang puso ng manok. Ilagay na po natin. Isa po natin mabuti hanggang sa mamuti po ang kulay. Lagyan po natin ng asin para mag-release po ng liquid ang puso ng manok at mas mabilis maluto. Makikita po ninyo medyo natutuyo na po. Pwede na po natin ilagay ang carrots at bell pepper. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa mag-release din po ng liquid ang carrots at bell pepper. Kung may kamahalan po ang hipon sa Pilipinas, pwede po kayong gumamit ng oyster sauce. Lalagyan ko po mga 1 to 2 tablespoon lang po ng oyster sauce. Pagkatapos po natin maihalong mabuti ang oyster sauce, lagyan na po natin ng sapat na tubig. Depende po sa inyo kung ganong karaming tubig po ang gusto ninyong ilagay. Haluin po natin mabuti. Ilagay na rin po natin ang ating atsuete. Nakabili na po ako ng totoong atsuete na wala pong halong food coloring, kaya mas maganda pong magiging kalalabasan po ng ating sotang hunsuk. Haluin po natin mabuti. Takpan po natin at hintayin po natin kumulo. Kapag kumukulo na po, maaari na po natin ilagay ang sotang hun noodles. Haluin lang po natin ng maayos. Para po madaling maluto ang sotang hun noodles. Habang kumukulo po ang sotang hun noodles, lagyan na po natin ng konting parsley o kinchay. Haluin po natin ng bahagya hanggang sa maluto po ang kinchay o ang parsley. Luto na po ang parsley, isunod na po natin ang repolyo. Haluin po natin ng bahagya. Takpan po natin, lutuin lang po natin ng bahagya ang repolyo. Luto na po ang repolyo, timpla na po natin ang ating sotanghon. Lagyan po natin ng konting paminta, mga 2 to 3 tablespoon po ng paminta. At konting asin. Lagi po natin titikman ang ating pong niluluto. Depende po sa inyo kung gaano kaalat po ang gusto po ninyo. Takpan po natin. Maghintay pa po tayo ng 3 to 5 minutes. Habang hinihintay po natin ng 3 to 5 minutes, pwede rin po tayo maglagay ng murang sibuyas sa ating pong sotanghon.
haluin po natin bahagya para lumasa po ang lahat ng ingredients sa bawat isa. Takpan po natin. Luto na po ang ating sotanghon. Patayin na po natin ang ating kalan. Maraming maraming salamat po. Pwede nyo rin pong lagyan ng itlog ang inyong sotanghon. Nilagang itlog po. Maraming maraming salamat po sa inyong pasensya. Sa iba pa pong mga recipe, bisitahin lang po ang Pinilangang Lakbay Channel. Kain na po tayo. Magandang araw po at God bless po sa inyong lahat.